So ito nga si Shams Charania na well-trusted source pagdating sa mga NBA news. Dahil ito ay isang NBA insider, report nga daw na binabalak ng NBA na sa December 22 mag-umpisa ang 2021 NBA season. Pero hindi nga daw ito normal 82 games dahil magiging 72 games ito. Ayan ang target ng NBA. Inform nga daw ng NBA office itong mga plano nila sa mga NBA Board of Governors. Mag-usap-usap sila kung okay ba to pagpaplanuhan nila, kung may gagawin pa silang modification, adjustments. At sabi nga rin sa reports ay very likely daw na walang All-Star game na magaganap, walang All-Star weekend. So parin sa safety rin ang bawat isa. Now, gusto na agad ng NBA na bumalik, para bang nirarush nila. Sabi nga daw nila ay para mga paghanda ang Team USA para sa 2021 Olympics sa Japan. Natatandaan nyo nga ay dapat ngayong taon ito. Kaso nga lang nagka-pandemic kaya hindi ito natuloy. At next year na nga lang ang binabalak. At kaya nga siguro December 22 ang kanilang balak. Gusto nila na bumalik ang NBA sa holiday. So ibig sabihin kapag holiday, ang mga tao ay nasa kanilang bahay, walang ginagawa. At manonood ng TV. So kapag maraming nanonood ng TV, ibig sabihin mas mataas ang rating ng NBA. Ibig sabihin nun, mas maraming pera. Dahil nga nung NBA bubble, na-report nga daw na sobrang baba ng rating ng NBA, parang all-time low yata ang naganap. Ngayon, balak ng NBA na may mga fans na nga daw na manonood para sa next season. Pero halos lahat nga ng mga states na mga pinaglalaroan ng mga NBA team ay hindi pa nag-a-allow ng no more than 500 people. So halos 500 nga lang ang pwedeng makanood ng mga NBA games. Ang December 22 nga ay napakaaga. Bakit? Kasi meron pa yung NBA draft sa November 18. Gaganapin pa ang free agency. At syempre meron ding training camps para maging in shape ang bawat mga NBA players at bawat NBA teams. So meron silang 1 month to prepare after the NBA draft. Nakayanin ba ito ng NBA? Sa tingin ko naman kaya nila ito dahil nagawan nga ng paraan ni Adam Silver at ng NBA ang NBA bubble. So naging successful yung NBA bubble, sa tingin ko naman magagawa nila ito ng paraan. Anyways, ito nga ang mga importanteng impormasyon na dapat nyong tandaan about sa 2021 NBA season. So isa-summary lang natin ito. So reminder lang no, ito yung mga plano pa lamang, pwede pa itong mabago lahat. So unang-una, ang plano ng NBA para sa 2021 season ay mag-uumpisa nga daw ito sa December 22. At 72 games nga ang kanilang projected na games. So hindi ito 82 katulad ng normal. So bakit 72 games lang, hindi 82? Dahil nga para mabigyan daan ang play-in tournament. Kagaya nung nangyari sa NBA bubble. So nagpaplano rin sila ng 2-week break, parang all-star game. Kaso walang all-star game na gaganapin. So parang 2 weeks na pahinga para sa mga NBA players at sa mga NBA teams. At baka daw October 30 i-announce ang official na plano ng NBA para sa 2021 NBA season. At isa pa ay baka daw mabawasan ang mga salary ng mga NBA player. At i-adjust nga daw nila ang salary cap at mas papaliitin nito dahil kaunti nga lang ang kinita ng NBA last season. Ngayon, plano na rin ng NBA na maglaro ang NBA teams sa kanilang mga arenas. Ayaw na nila ng NBA bubble dahil nga kapag sa NBA bubble ay mas mababa ang rating nila. Walang kita, wala na silang makukuha sa ticket revenue. Kaya nga mababa ang kita talaga ng NBA kapag nag NBA bubble muli sila. So plano nila na sa arena na. So reminder lang muli no, ito ay proposed plan pa lang ng NBA. Plano pa lang lahat ng ito, mag-usap-usap pa sila at baka may adjustment pang mangyari. So lahat ng ito ay pwede pa ngang mabago. Depende sa pag-uusapan ng NBA office at mga NBA Board of Governors. So yun lamang para sa update para sa 2021 NBA season. Now kung nagustuhan nyo at naliwanagan kayo sa ating video, make sure to like the video at mag-subscribe na rin para sa mga future NBA updates. Dahil lagi ko kayong i-update. So yun lamang, see you guys next NBA update. Bye!